inasikaso na namin ang mga kailangan na dokumento para sa aming admission. Nagpatimbang na rin ako dito at nasa 56 kilos na ang bigat ko kumpara dati na nasa 50 lang. Naka-admit na ako at nalagyan na rin ng swero. Ang aking bed number pala ay number 16. Hinihintay ko na rin ang simula ng aking chemo mamayang alas 5 ng hapon. Sinorpresa pala ako ni na ate nang dalawin nila ako sa ospital. Nagdala sila ng cake, pizza at ensaymada. Pasado alas 5 ng hapon nagsimula ang aking chemotherapy dahil sa bubog na sa tusok ng karayom ang aking mga braso, kung kaya't nakadokumentaryo ito para alam ko kung saan ang sunod na pwedeng lagyan ng suwero. Natapos na yung unang salang ng gamot ko sa chemo at ito na yung pangalawang gamot na sensitibo sa ilaw. Akala ko may tao sa likod ko kaya panay ang lingon ko dito. Balik hydration ulit ako at paubusin ang laman nito. Meron pa akong ikatlong gamot na isusunod bukas para yun sa aking buto na doon sa bukol sa aking likod. Umaga pa lang ay naayos na yung mga dokumento na kailangan para sa aming discharge. Pero hinihintay pa namin yung ikatlong gamot. Pinapatimpla pa yon gamot kaya natagalan pa ito. Gabi na rin kami nakauwi dahil pasado alas 5 na dumating yung gamot. Naging masaya at malungkot ang araw ko ngayon. Malungkot dahil nasa ospital ako sa araw ng aking kaarawan. Nasabi ko naman na masaya dahil naaninag ko ang pag-asa. Ito pala yung masaya kapag pupunta ka ng Cancer Institute. Hindi pa yung bracelet, kundi ito. Lagi kang very good. Sarap sa pakiramdam maging bata. Hanggang sa muli, salamat sa panonood. God bless po.